So ayun mga ka-TSD. So ngayon po ay ang edad po nila ngayon ay 27 days na nila. So malalaki na sila at magaganda na ang kanilang katawan. So ngayon, ang pag-uusapan po natin, may nagtanong po sa akin kung so paano painitin ang lata. So siguro po may sisiw siya ngayon. So, nag-comment kasi siya, nakita niya yung first day to 15 days na video ko. So ngayon, ituturo ko kung paano gumamit ng heater na lata. So let's go. So ito, gagamit lang kayo ng ipa. So ito, lalagyan po muna natin. So ito po, hukayin natin dito. Pag nalagyan mo to, hukayin mo siya sa loob. Yan. Lagyan mo siya ng butas. Yan. Tapos ito po, gagamit tayo ng tuyong kahoy. Yan. Madali lang naman to eh. Basic lang to. Kayang-kaya to. Ng mga beginners. So ganyan lang po. Yan. So ayan po. So pag may mga plastic kayo dyan, huwag nyong itapon. Ipunin nyo lang. So malaking bagay yan. Kasi ito, matagal. Hindi basta-basta namamatay pag may plastic. So ganyan lang po yung gagawin. Yan. Para mas mabilis siyang umapoy. Kasi yung ipanagamit natin, hindi yan basta-basta namamatay. Pag nagbaga na yan, diretso yan. Tapos pagkatapos po, lagyan nyo ng kahoy ulit. Yan. Lagyan ng kahoy sa ibabaw. So yan. Saka hihintayin nyo lang siyang magbaga. Pag nagbaga na siya, pwede na siya mamayang lagyan ng ipa. Yan, malakas na yung apoy, oh. Tapos ayan po. Lagyan natin sa bawat gilid. Huwag nyo pong tatakpan agad-agad ah, kasi mamamatay yan. Oh my God, ang usok na. Teka, hindi ako makahinga. Yan. So, hahayaan lang po natin na ganyan lang muna siya. Hanggang sa ma-reach niya yung init talaga dun sa loob. Saka natin siya tatakpan ng ipa. So dapat magbaga muna siya ng gusto bago siya takpan, kasi pag tinakpan mo yan tapos diniinan mo kaagad, mamamatay yan, hindi yan mag-iinit sa loob, matagal yung kwan yan. So kailangan dapat talaga mag-init muna siya ng gusto, magbaga siya, yun, may apoy sa gitna. Yan, may apoy sa gitna. So, ayan, papaypayan mo lang siya ng papaypayan. So, ito pong ganito, hindi po, yun nga pong sinasabi ko, hindi po basta-basta gumamit ng ganito. Malaki ang kwan po nito, matrabaho. Pero dito kasi makakatipid ka talaga. Sa kapag nakuha mo kung paano mo to, kung paano mo na siya paapuyin, at kung paano mo na siya ma-maintain yung init sa loob, magandang gamitin to kasi napakalaking tipid nito. So, sa totoo lang kasi, yung gumagamit nito pang kwan na, yung may experience na, pero nakukuha nyo yan. Huwag kayo mag-alala. Hanggat nandito ako, ituturo natin lahat yan. Wala tayong itatago. Based in my own experience lang po, ha. So ayan, sa una napakausok niyan. Pero pag tinakpan mo na 'yan ng ipa, hindi na 'yan mausok. So tatakpan mo lang siya ng tatakpan para hindi siya umusok pag dinating, pag ipinunta mo na sa loob ng brooding house. Pag pinunta mo na sa mga sisiw. Ayun, umapoy na siya. Oh. You know.
Malakay. You know, mapuy na siya. So, hahayaan lang ganyan sa una para mag-produce siya ng init talaga ng sobra-sobra sa loob. And then, pag nasunog yung sa loob, mainit na yan. Kahit hawakan mo yung lata, mapapasok ka dyan. Kahit mahawakan po yung lata, mapapasok po tayo dyan. So ito, lalagyan na po. Yeah. Yan, tatakpan na po siya. Pero yan, hindi na yan mamamatay sa loob. Hindi na yan mamamatay yung init niya sa loob. Yan o, so yan, tinakpan. Kung napansin nyo, wala nang masyadong lumalabas na usok. So mamaya, pag umangat, mabilis lang umangat yung init niyan. Babalikan natin. So tatakpan natin mamaya ulit yan, pupunuin na yan. Para mag-init na yan. So maghihintay lang po tayo ng konting oras. Para umakyat yung init niya lalo dito, tapos tatakpan na naman siya. So ito na po yung ganyan ang itsura niya. So parang pag makikita mo siya, parang basa sa itaas. Ibig sabihin yan, umaangat na yan yung init niyan. So ngayon, tatakpan mo naman na siya ulit. Yan, tatakpan po siya ulit. So ito, pwede na tong takpan. Pwede na siyang panuin. Wala kasi akong sample ngayon eh. Wala naman kasi akong sisiw ngayon kasi malalaki na nga sila. Hindi na sila pwedeng lagyan ng heater. So, ayan. So, diba, ayan. Pag tinakpan, wala na siyang usok. Pero pag dito, pag hinawakan mo yan dito, lumalabas na yung init niya dito sa bawat. So, dito, lumalabas na yung init niyan sa bawat paligid niyan. Dahan-dahan pa lang yan, ha. Dahan-dahan yan. Papakiramdaman nyo lang. Kasi dito sa paggamit ng lata, tantsahan lang talaga siya. So, pero pag natutunan nyo to, napakagandang gamitin to. So, ganyan lang. Sa una, hindi pa yan masyadong mainit. So, sa akin lang, pag darating na ang sisiw nyo, magpainit na kayo kaagad ng ganito. Para pagdating na ang sisiw nyo, mainit na kaagad. So, ito, nandito pa lang yung init nyo. Ganyan pa lang yung init nya. So, ganyan pa lang yung init niya. Hanggang dito pa lang. So, yan. Pag umuusok na yan konti dito, umuusok na yan, dadagdagan mo yung init niyan. Sobra nandito na. Talagang kakalat na yung init niya. Tapos, kulob pa yung kwan mo. Kulob pa yung kulungan mo. May mga tolda. Di maganda. Mainit. So, eto na oh. Diba, kung napansin nyo, sobrang init niya na. Halos dito na. So, halos nandito na eh. Ano ba yan? Sweet. So, ito, sobrang init niya na yan. Umuusok na yan oh. So, pag halimbawa, nanggaling na to sa kulungan ng manok nyo, aalisin nyo na siya muna. Tapos, tatakpan nyo na siya. So, yung init niya, napakalayo na yung init niya. Yan, oh, tutusukin lang siya. Tutusukin lang siya na ganyan. Tapos bababa yan. So papantayin lang siya. So ganyan, gaganyanin lang siya. Yan. So tapos dadagdagan na nang ipaulit. So yan. Dadagdagan na yan. So kung napansin niyo, wala na naman usok oh. So ito, pupunuin niyo na yan lahat. Pupunuin na siya. As in, punong-puno na. Oh. Yan o. Oh. Punong-puno na siya. Oh, yan o. Oh. Siniksik na. Lumalabas yung usok niya. Oh. Hmm. Pag siniksik siyang ganyan, yan na. Matagal na yan. Umangat. Matagal nang umangat yan. Pwede nyo siyang punuin na talaga yan. So, bago siya umusok mamaya ulit, sobrang baka mga madaling araw na yan. O kaya mga alas 12 ng gabi. Yan o, mainit na siya. So, ganyan lang. Wala kasi akong isasample na sisiw ngayon kasi malalaki na yung mga manok namin ngayon. Hindi na sila pwede mag-heater. So, ganyan lang siya. So, eto na silang kasi ngayon. Hindi na sila pwedeng hitiran. Kung napapansin nyo, hinihingal pa nga sila eh. So, dito kasi sa amin ulan ng ulan. Kaya nakasara yung tolda. Nakabukas lang yung konti. Pero wala na silang heater. Yan lang. So,
hanggang dyan lang po yung video. Sana yung sample ko na yun ay may natutunan po kayo kahit konti. At sana maging okay yung mga sisiw nyo. So pag natutunan nyo naman yung lata na yan, napaka the best nyan talaga. Kasi ang tatlong lata, katumbas nyan 100 heads. Kaya nyan ang painitan yun talaga. So ngayon, kung ang brooding nyo, ganyan, katulad nito, na may tarapal, may mga tolda. Tapos dito sa gitna may tolda. Tapos yan ang brooding nyo kunwari. Sobrang init niya, sobrang init na sa loob niyan ng heater. So mga sa 100, tatlong lata. Nakadepende sa inyo kung gaano karami yung butas na ilalagay niyo sa heater. Basta ang mahalaga lumabas yung init ng heater. Kasi yung mga sisiw naman mapapansin mo yan pag nilalamig, nakasiksik silang maigi sa heater. Ibig sabihin, kulang yung heat ng heater mo. Dapat dyan sa loob ng brooding house mo, nakakalat lang sila tapos kumakain. Ibig sabihin, tama yung temperature dun sa loob. So, yun nga, ang sinasabi ko, tansyahan lang talaga dito sa pag-brooding ng lata. Pero, ikaw na mismo, dapat maging observant ang mga nag-aalaga ng mga sisiw. Hindi yung pwede yung kung ano lang yung nakita nyo, yun na yun. So, kunan nyo lang, pag-aralan nyo lang lahat. Tapos po, pag may halimbawa may comment kayo, mag-comment lang po kayo dyan kasi nababasa naman ng asawa ko eh. Yung asawa ko kasi yung nagmo-monitor sa YouTube channel ko. So, pag may comment kayo, mag-comment na lang po kayo. Tapos gagawan po natin ng video yan. Based in my own experience, base po sa aking karanasan sa pag-aalaga lang ng broiler. So, kung ano po yung mai-share ko dito sa nangyayari sa akin ngayon, yun po yung i-kukon ko po, i-share ko lang. So, hanggang dyan na lang po yung video at maraming salamat po sa inyo.